Good morning mga paps. Ganda ng araw uli oh. Parang tanaw eh, no? Ayun, oh. Ang ganda ng tanawin. Okay, so ngayong umaga ulit. Itong ating EK na kinumutan na natin kasi malinis na siya. So susunod naman natin itong ating EG. Nag-molds. Tsaka ano, kasi nagko-construction sa taas. So yan, hindi, kahit nilinis ko na yan eh, dati nung pinark ko dito. So ngayon, marumi na naman. So ganyan na muna siya. Wala eh, talagang hindi maiwasan. So syempre, sa paglilinis, kailangan uli natin ng mga brushes. Yan, may malapad, may 2-inch, ano ba to, 4-inch. Yung soft bristle, tsaka to. Tsaka syempre yung ating ano, awesome daw. Hindi tayo sponsor niyan pero okay naman. Tapos yung pambuga natin. Ayun. Okay, so buksan natin 'to. Grabe sa dami ah. Alikabok pala, ibig sabihin. Buksan natin dahan-dahan. Sana hindi nako po, sayad yari. Okay. So inurong natin ng konting-konti lang 'tong ating rig. Ngayon, buksan na natin. Ayun 'no. Grabe sa dami ah. Kita niyo yung mga paps. Napakadumi. Dali. Dumi. Ito papalitan ko. Badoy. Palitan ko ng kulay. Ayan o. Puro molds. So yan nalilinisin natin ngayon mga paps. Alright. So pwede na tayo magsimula. Napakadumi o. Wala naman tagas. In fairness. Ayan. In fairness naman. Tuyo naman to. Itong ating makina ng EG. Inaamag lang talaga dun sa dati kong parkingan. Kasi open. May bubong pero open yung mga paligid niya. So dito kasi malamig sa amin. So nagmumold siya. Yun. Okay. So start na tayo. So as usual, spray muna ulit para lumambot yung dumi. Ah, tatakpan pala to. So ito, bugahan ko muna ng kaunti. Para luminis lang. Tapos may natakpan ko na. Okay lang kung buga lang na ganyan, basta wag lang yung ano. Gaya nga nasabi ko nung nakaraan, yung high pressure na water o bubuhusan mo talaga ng tabo ng tubig. Talagang ba pasukin yan. Yeah, so ganyan muna, sprayin natin lahat. Yan o, grabe yung amag. Yan, kadumi. Ito rin. Yan. Dumi. Isin natin yan. So, papalambutin muna natin ng kaunti. Tsaka natin babrushin. Paint brush, tsaka soft bristle na brush. Okay, so balutin na natin to. Okay, brush ng konti. Yun! Buga ulit. Importante na bubugahan itong nalinisan yung ating makina. Gaya ng sabi ko. Para makikita mo kung mayroong mga tagas-tagas dyan. So, yun naman. So, sa case na to, wala namang tagas. Pero mas mainam na yung malinis kayo. Para maganda sa pakiramdam lang. Itong valve cover to, patatanggal ko rin yan mga paps. Bubugahan ko yun ng ibang kulay. Pangit yung pagkakulay niya. Tsaka itong ano, timing valve cover. Pangit yung kulay. Nabili ko na kasi din yan. Tol to mga paps, oh.
pag nalinis, pagka nababrush o nalilinis, pumuputi. Magandang tingnan. Sige nga, subukan mo. Siguro pwede nang bugahan konti para matuyo na. Lagyan ko na ng tubig. Ang buga ka mga paps, konti-konti lang, hindi masyado. Para hindi pasukin ng tubig. Okay. Ngayon, kukubera na natin ito para kahit magbuga tayo dyan ng maraming tubig, hindi na siya papasukin. Yun. Yun. Yan. Ayun, ang kita nyo yung dumi niya, paps. Padumi yan. Isin natin. Saka sulok-sulokan. Yun oh, kamusta na mga ano, mga paps? Naglinis na rin ba kayo? Napanood nyo yung nakaraang video natin. shoutout pala dun kay Sir nandito. Kay Sir Aaron, shoutout po sa'yo. Tinatanong niya kung may review na raw ba yung EK natin. Actually, meron na siya Sir review dati. Check nyo na lang yung link dito. I-attach yung link para hindi na kayo maganap. Hindi kayo mahirapan. Review lang naman yun, quick review. Tapos kung anong mga nakalagay doon sa ating EK. Yun. Okay. Yan o. So, ang paglilinis ko, ang discarte ko, mga paps. Ito munang half. Yan muna. Yan. Para walang makakalagtaan. Kung meron nun makakalagtaan, mapunasan, babalikan na lang. Yan. So, dito muna tayo sa kalakalahati. Ayun. Recently, may mga napapanood ako sa ano sa YouTube ng ano, kawawa naman yung mga binata graduating pa yata yung naka SIR body o SIR talaga na humampas lahat sila patay na yung last minute nila naka may story pa sila na talagang hataw. Sa panahon kasi ngayon, oy, babalik na naman tayo sa sinabi ko nung nakaraan. Ginagawa mo? Actually, real talk lang. Yung panahon kasi namin nung araw, 90s. Walang masyadong sasakyan. Hindi pa ganun ka-traffic at iba ang sistema ng traffic nung araw. Bihira ang mga sasakyan. Pero siyempre, hindi pa rin dapat humataw. Pero no, namahataw man kami. Pero kasi hindi ganun ka ano ka saturated yung kalsada nung araw. Ngayon kasi, tas marami ngayon kasi marami nang sasakyan, marami nang rerouting. Tapos yun nga, dumami rin ang driver actually. Dumami ang drivers, dumami ang mga nahilig sa, yun nga, dahil nga kasi may mga hulugan sa sasakyan, dumami ang kumukuha ng lisensya. At syempre, kakaiba nun, dumami rin ang, syempre, ang medyo irresponsible or hindi defensive driver. Kaya nangyayari, nagkakaroon ng collision, nagkakaroon tayo ng mga ganyang-ganyang banggaan o ganyang-ganyang aksidente. Yun. Kaya dapat, doble ingat lang. Ito lang naman payo lang sa mga kabataan na nahilig sa sasakyan na doble ingat, doble ingat. Lagi niyong iisipin yung magulang ninyo kung sino man minamahal ninyo na hindi masama mag-enjoy sa sasakyan. Talagang enjoy. Kapag may sasakyan ka, sarap hatawin, lalo na't bago-bago yung sasakyan, lalo na't yun nga, kalimitan, yung mga project cars, talaga napakasarap patawin. Pero ang lagi pa rin natin si isipin at the end of the day, yung safety natin. Para nasa ganun hindi na makawawa yung ating mga maiiwan. Yun, ganun. And hoping na kahit pa paano meron tayong nai-share. Ganun. Hindi totoo yan. Ayun. Bola lang yan. Ayun, no? Ang dumi. Nga pala ang makina nito mga paps sa mga gustong magtanong. Gusto lang ah.
D15B straight POH siya. Ayan, ang pabama na ilagay dito. Ayan, syempre naka 421 headers, 3 rows radiator, ano pa ba? At bali, saka na yung reviewin na lang natin to pagkatapos nitong malinis para mas detalyado kung ano bang laman nitong ating EG. Ayan. Pasayin nga muna natin. Luminis konti, oh. So babalikan uli natin yung mga hindi pa ganun kalinis. Oh, syempre, spray uli. Ayan, para lang tayo nagkukwentuhan sa umaga. Ano oras na ba? Alas 9. Para lang tayo nagkakape-kape. Tambay, ganun. Gawin na lang natin, ugaliin na lang natin tambay moments tong paglilinis ko. Para lang tayo nagkukwentuhan, ganun. Tapos nagtatanungan, yun nga lang. Ako lang nagsasalita. Pa-comment na lang down below kung may mga suggestion kayo o may mga mali akong nasabi. May mga tanong kayo, mga ganun. Hindi naman tayo perfecto. Open naman po tayo sa criticism para na sa ganun. Mabago natin yung mga bagay-bagay na akala natin tama sa sarili natin. Pero yun pala mali sa pananaw ng iba. So, ganun. Nakamuti tayo ng buhay! Nakamuti tayo lumaki! Huwag tayo nababadrip sa mga nagbibigay ng kanilang opinion. Entitled ang lahat sa opinion. Basta wag lang below the belt. Wala ka sa alay mag-isip. Ayun na mga paps. Ayun natin to ulit. Well, minsan din naman kung ano eh, yung mga opinion na iba. Hanggat sinasabi mo in a nice way, wala. Hindi natatauhan yung mga tao. Sige na. Tayo na pupunta sa ganyan. Yun, back to ano tayo. Cleaning time. Ayan. So, nasabon na natin uli. Tirahin natin uli mga paps. Nilitaw na yung alindog niya mga papi. So, yan na yung kalahati. Ito na yung kalahating nalinis natin. Ito na yung kalahating marumi. So yan, malinis na, di ba? Pagdating dito, dirty. So yan yung susunod natin. Bugahan muna natin itong mga dapat bugahan. Okay, so isang pasada pa. Parang sa ganun bumoundary na tayo. So yan na mga paps. Ito na yung other half ng nilinis natin. Ayan. Makikita ninyo, mababanaag nyo na na kahit papaano. Malinis na siya. Okay. So, sa other side, ayan, makikita nyo, madumi pa rin. Kapitan natin. Ayan, no. Ang daming dumi. Ayan. Ayan. So, dito, malinis na. Diba? Ang ganda yung tignan kapag malinis. Nagmumukhang malinis. Wow! Ang sarap! Ito pala to, SR3 chassis. Yan ang hinaharap nila pag EG. SR3. You know? Yun, okay. So, simulan naman natin ito ulit. Okay. Sarap uli sa pakiramdam as usual. Ito, diba kanina sobrang dumi yan. Yun, oh. Medyo okay na. Pwede na matulog, sabi nga nila. Sige nga, subukan mo. Ginagawa mo. So, ito, 1992, 1993, Honda EG. SR3, Japan. Yun, oh.
to, saka na natin tribuhin sa susunod, mga paps. So, yan na basically yung nakikita ninyo. At, syempre, punong-puno ng gamit. Common yan sa mga, ano, common yan sa mga enthusiast. Kalimitan. Hindi naman sa lahat, ha, pero ganyan. Kasi sa yung mga piyesang pinagbibili natin, minsan hindi natin alam kung saan natin ilalagay. Yan, natatambak yan. So, kaya dito tambak ang piyesa. Dito rin tambak ang piyesa sa EK natin. Hindi ko pa naayos lahat kasi medyo busy pa. Daming ginagawa. Yun. So ngayon, ngayong araw na to, itong ating TFX, may ka-swap tayo. May sniper. Yeah. So papaalam natin kung okay lang ba sa kanyang i-cover natin yung aming swapping. So ito, hindi nagagamit. So at least, andito na yung ating sniper. Ay, ating TFX. So tingnan natin kung anong kalalabasan na ating swapping. Okay. Ayun. So, ganun lang naman. Basically, ang paglilinis, alam naman ang karamihan yan. Ngayon, nagkwente. I-chamois na natin ulit. Chamwa. Para malinis. Talaga. Mas punasan. Sa pag-aalaga ng mga old cars, hindi rin ganun kadali. Unang-una magastos. Tapos, dagdag mo pa yung mga tropa natin dyan na kakapalit mo lang ng pyesa, meron na naman silang bagong na natuklasan. Sabihin nila, eto, mas magandang pyesa to. Ganun. Mga tropa natin. Pero, love natin yung mga tropa na yan. Ang mga nagsasabi ng mga bagong pyesa, yan ang mga nagpapalalim ng ating mga bulsa. Ang gastusin. Pero, diba, ang pinag-uusapan naman doon mga paps, yung saya eh, diba? Na magkakasama kayo, isa passion ninyo, ganun. Iisa ang inyong patutunguhan. Pero may ibang tropa rin kasi mga dati na ano, nagkanya-kanya na, may mga pamilya na yon. Ngayon, ang naiiwan na lang sa atin kasi syempre, pamilya na may kanya-kanya ng priority. So still, itong mga auto natin, nandito pa rin. Yun ang ano doon. Ngayon, pag nagkita-kita, limbawa, nagbakasyon. Iba kasi nasa ibang bansa. Nagbakasyon, nagkita-kita. Yun, makikita nila yung auto. Auto mo na kung ano yung iniwan nila. Ganun pa rin. Kumbaga parang pristine condition kaya natutuwa sila. Ganun din naman sila pag nakita natin sila. Oh, ito yung auto mo. Dati, ganito mo iniwan. Ngayon, ganyan pa rin. Gwapo pa rin. Mga ganun, diba? Priceless, sabi nga nila. O yan. So, ito na yung ating Honda EG. Nalinis na natin. Sobrang linis na. Ayan. Pwede nang imekos, sabi nga ninsan. Mekos na yan! Napakalinis na. Ayun, abangan nyo na lang po mga paps yung review natin ito sa susunod kapag medyo may time na tayo at nalinis na natin ang buo. Pinunasan na natin to. Okay. Yun nga pala, maulit ko lang. Doon sa mga kabataan na sabi ko medyo iba na ngayon sila yung car industry nila. Yung iba lang ha, hindi lahat. Huwag kayo ma-offend. Payong tito lang. Wow naman! Payong tito car lang yun mga paps kasi dinaanan na natin yun eh. Para hindi kayo mapahamak bandang uli. Ayun. So yun na. Okay. Carbon load. Malinis na tayo. Tingnan nga natin. Malinis talaga. Ayun o. Linis o. Okay. So yun, ganun lang naman kasimple paglilinis mga paps. Konti-konting sabon, brush, tubig. Ayan. Para all goods ang makina natin. Malinis. Malinis tignan. Alright. So, yan po. Ganun lang kasimple. Nagkwentuhan lang tayo ngayong umaga. Alright. So, ano pa ba mga papi? So, dating gawin. Siyempre, kung nagustuhan itong video natin na to, siyempre, like, comment, share, and subscribe. And papi power. Linis, oh.